You know I'm gonna get. Hello. Mga anta. Okay. Kain tayo. Ito oh. Ito ang punan ko. Pagod ako ngayong araw na to. Ang dami kong ginawa. Dito kasi kami ngayon sa rest house. Pag weekend dito, pagod talaga. Pag sa bahay lang namin, okay lang, walang problema. Kayang-kaya lang. Kayang-kaya din naman dito. Kaya lang. Iba talaga. Pero wala tayong magawa. Trabaho hanap natin eh. Wala namang trabaho madali tapos kikita ka agad ng pera. Alam mo, simula nang dumating ako dito. Umaga. Ah, basta. Araw-araw. Manok. Siyempre, Arab country. Wala tissue. Lagi lang. Alam niyo guys, advice ko lang dun sa mga nagbabalak mag-abro dito sa gitna ng silangan. Pag-isipan niyo ng 100 times. Kasi kung decision lang kayo ng decision tapos hindi nyo pinag-iisipan yung mga maaaring mangyayari kasi hindi lahat dito mabuti at hindi rin lahat masama. Maswerte na lang kung mapunta ka sa mabuti. Una, basta isipan nyo mabuti tapos kailang panindigan nyo ang desisyon nyo. At saka, kung nandito na kayo, huwag na huwag kayo magpapatalo sa homesick. Kasi yun ang kalaban natin dito eh. Bukod sa mapunta tayo sa mga masasama, isa rin yung kalaban natin, yung homesick dito. Hirap kalabanin ang homesick guys, alam nyo lang. Noon, sinasabi ko, pag may naririnig ako na homesick tapos nagpakamatay, sabi ko, ba't naman sila magpapakamatay, homesick lang yun. Ngayon ko lang talaga nalaman na yung homesick ay hindi basta-basta. Kaya pala yung saan na ba tayo guys? Tinawag kasi ako. Ano pala yung homesick dati. Kala ko ano lang yun, basta-basta. Yung pala, hindi ganun kadali. Kasi yung homesick, hindi mo alam kung kailan kadalapuan. Maski nasa gitna ka ng trabaho, pag gusto niyang dumapo, dalapo siya at hindi mo siya mapipigilan. At hindi mo nang alam. Hindi mo na lang namamalayan na
tumutulo na yung luha mo. Tapos nalulungkot ka. Tapos lahat ng bagay na ano, wala kang gana. Tapos pipilitin mo na lang kasi mag-isa ka lang, di ba? Mag-isa ka lang dito. Kaya yung iba pala, pag pinagsama yung, kaya yung iba pala nagawa nilang magpakamatay kasi di nila kayo na alam. Kasi depressed pa sila. Tapos homesick pa. Yun, pag pinagsama yun, sigurado. Tapos mahina ang loob ng dilapuan. Hindi siya makapag-isip ng mabuti. Tapos yun. Ganun ang homesick ka, tindi. Ako nga, pag hindi ko lang mamamalayan, tinatamaan na pala ako ng homesick. Maiiyak ka na lang habang nagtatrabaho. Wala kang ganang kumain. Huwag kayong magtaka, ha? Bakit ito ang ano ko, plato. Mag-order lang kasi kami sa labas. Ah, yung amo ko. Buti na lang hindi kami nagluto ngayon kasi kung nagluto, ako na. Tayong may-ari ng kusina eh. Yung mga pag domestic helper ka, ikaw may-ari ng kusina. Ikaw ang may-ari ng kusina. Pero, yun lang, pero. Kasi hindi sa iyo ang mga pagkain eh. Tapos yun. Kala ko noon yung homesick, ganun-ganun lang. Hindi pala, naranasan ko nung dumating ako dito. Pero kinakaya ko, nilalawanan ko. Kasi nandito ako para sa mga anak ko. Minsan nakakasama lang ng loob kasi wala lang man lang makaalala sa'yo. Diba? Alam mo, yun lang naman ang kaligayahan natin eh. Makaalala tayo ng mga mahal sa buhay natin. Pasensya na kayo ha. Wala lang kasi akong makausap. Maswerte yung iba din. Ako maswerte din kasi mabait yung mga amo ko. Although hindi ako nakakalabas. Maswerte rin yung iba yung nakakalabas sila yung may day off. Kasi ako hindi talaga ako nakakalabas. Nakakalabas ako kasama mga amo ko. Pero makakalabas ka na mag-isa tapos makapamili ka ng mga gusto mong bilhin para sa pamilya mo. Hindi. Nakalamas ka pero siyempre kailangan mamili-mili ka tapos andyan yung amo mo. Na, kamo po, kitang-kitang mga nag-apply. Dili na kahit mag-ampo lang itong mag-apply. Kailangan lang po lang inyong pag-ampo. Hubot yun sa tinuong, hubot yun o tinudanay para dunggo niya. Yun nga. Ako thankful kayo ko. Kung hindi kayo ko kayo, hindi mo sabihin ako ng pag-amusin. Ako ay kong pasalamat na makaamo ko ang buhutan na ipakalit ako nga ang balay ka ng apartment lang or condominium. Mayatagid niya. Kaya ang balay sa kong amo, condominium. Undo na sila yung balay nga lang ko. Pero wala sila nag-stay.
siguro layo silang trabaho. Maabdo lang sila every Ramadan. Or sa isa kabulan ka isa. Tapos, every weekend, amin nga sila sa rest house. Parehan ni Karun namin sa rest house. Pero okay lang na. Kaysa ka na maabdo ka sa balay nga itong third floor. Diyos ko. Bari ko sunta ko. Waan na. Dito manggano sa balay sa mama sa kung anong babae nga. Umato mo dito. Isa pa lang ka round nasakan ako sa third floor. Kaya matubos akong gamit dito sa third floor. Kaya kwarto sa katabang naman sa third floor. Wala na. Manig na ako. Lupod na ako. Akong tuhod. Away na kayo. Tapos. Di man kag third floor. Ay, ubang balay na. Ay, elevator. Ah, escalator. Ah, basta na ituro. Na yung mga nagtuan na mo na yung balay, mga balay na yung elevator. Awin ninyo guys. Ako magkaon. Dugay dito ko maman. Kaya nga nga. Ako ngipon. Nga. Ay, binag-unani ang pagkaon. Moron ang pagkaon na tanay. Moron na. Pero puno niya. Nga. Pag-unani. Pati bukong sups ko po. Tubig ang mama sa akong amang lalaki. Nahilong ko ka din. So guys, ayun, kalimbihan. Subscribe my channel. I-click nyo ang notification bell para updated mo sa mga sunod akong video. At sa katong mga nagbalak mag-abroad, at sa wala pa kadumabot ni Re, itong mga nagbalak na lang, kung gusto dyan mo, desidido mo. Please watch my channel and then may mga tutorial ako kung ano sa salitang Arabic ang mga bagay-bagay na nasa kusina. Importante ka na nato mabalaan. Kaya maglisod-lisod kayo ba tayo nabalaan. Ibutan ako sa description box ang mga link. Please watch and like and share to your friends. So, ito na yan. Bye. See you next.